Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga ipag-uusapan natin ang pinaka-pinakamahilig sa babae na miyembro ng Straw Hat Pirates na si Sanji. Bale, itong video na to is all about Sanji. So first, kung di nyo pa ako na-follow sa mga social media sites natin, gaya ng Facebook at Twitter, i-follow nyo na ako dun. Bali, ilalagay ko na lang yung mga link ng page natin sa description sa ibaba. At sa mga hindi nakakaalam, meron na nga tayong second channel. At ito nga yung Raichu PH. Bali, tinatalakay natin dito yung iba't ibang anime bukod sa One Piece. Kaya mag-subscribe na kayo dun. Ilalagay ko na lang rin yung link na itong second channel natin sa description sa ibaba. Kaya i-check nyo na lang. So bago tayo mag-umpisa, alam nyo na. Intro muna tayo. Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. Ano na nga bang nagaganap kay Sanji ngayon sa Wano? Makikita na nga ba natin yung improvements niya sa nangyayaring gera sa Onigashima? So far, hiniwalay nga tong si Sanji ni Oda sa dalawang pinakamalalakas na karakter ng Straw Hat Pirates na sila Zoro at Luffy. Nakita naman natin sa mga last chapters na si Sanji kasama nila Kinemon. So bakit hinihiwalay ni Oda si Sanji? Balibalikan natin yung pre-time skip para mas maintindihan natin kung bakit laging hinihiwalay ni Oda itong si Sanji. Nakita nga natin during Alabasta Arc na hiniwalay rin ni Oda itong si Sanji. At nung time nga na yon, nakakulong itong sila Luffy. Pero in that time nga, biglang nagpakita itong si Sanji at sinipa yung malaking buwaya para iligtas sila. Ganon rin sa time nung hinahabol na itong si Mr. 2 sila Vivi. Bigla nga rin dumating si Sanji para iligtas sila. Ganon rin sa Skypiea Arc. Nung time na papatayin na dapat ni Enel itong si Usopp. Bigla ngang nagpakita si Sanji at niligtas itong si Usopp. At last, yung time na papatayin na ni Jabra si Usopp sa Enies Lobby Arc. Bigla nga rin dumating si Sanji para iligtas itong si Usopp. So gets nyo naman yung pinopoint ko dito, diba? Ibig sabihin lang yan, ginagawa ni Oda si Sanji na parang last moment na tagapagligtas. Ngayon kung pag-uusapan natin yung post time skip, nakita rin naman natin ginawa yan ni Sanji gaya na lang nung pagliligtas niya kay Luffy pagtapos niyang matalo si Katakuri. Diba bigla ngang sumulpot si Sanji para itakas itong si Luffy pabalik ng Thousand Sunny? At ganun rin sa time nung papatayin na dapat ni Doflamingo yung ibang Straw Hat Pirates. Bigla nga rin sumulpot itong si Sanji para iligtas sila. Meaning nun para sa akin, ganito rin yung magiging role netong si Sanji sa Wano. Dahil kita nyo naman yung nagiging pattern na ginagawa ni Oda sa karakter ni Sanji, 'di ba? Ginagawa niyang last minute na tagapagligtas itong si Sanji. Though wala pa siyang ginagawa sa una or sabihin nating boring yung karakter niya sa mga unang chapters, tingin ko magiging worth it naman 'yon sa huli. We never know kung kailan at paano gagawin ito ni Sanji, pero ngayong Wano Arc, matetest talaga yung lakas na meron itong chef ng Straw Hat Pirates. Sa pagdagdag nga ngayon ni Jinbei sa Straw Hat Pirates, maraming ang naging usap-usapan na baka ika-apat na lang daw si Sanji sa pinakamalakas na Straw Hat Pirates since mas malakas daw sa kanya itong si Jinbei. Para saan hindi natin masusukat yung lakas ng isang individual kung ibibase lang natin sa mga nakalaban nila. For example, nakaharap ni Big Mom si Jinbei. Ibibase mo ba yon na si Jinbei nga kaya si Big Mom eh? Si Sanji naman hindi man lang nakagawa ng galos kay Big Mom. Kaya mas malakas si Jinbei kay Sanji. Bali ganun ba yung magiging basihan natin sa lakas ng isang karakter? Para sa akin hindi. Nakadepende pa rin talaga yan sa sitwasyon, sa kalaban, at even sa reason ng pinaglalaban mo. Kaya naniniwala rin akong hindi talaga nag-i-exist yung power scaling sa One Piece. Anyway, speaking of Jinbei, isisingit ko lang yung small theory natin sa kanya. Sa pagdagdag niya nga sa Straw Hat Pirates, alam naman nating lahat na kayang makipag-usap ni Jinbei sa mga isda or sa mga nilalang sa karagatan. As stated nga, kukonting fishman nga lang daw ang may kakayanan neto. Tingin ko kaya rin dinagdag ni Oda itong si Jinbei sa Straw Hat Pirates para kay Brook. Yes guys, para kay Brook. Kasi ano bang goal ni Brook kung bakit siya naglalayag kasama ng Straw Hat Pirates? Diba yung makita niya si Labun sa Reverse Mountain at iparinig yung kanta ng mga namatay niyang mga crew? Bali dito na papasok si Jinbei. Dahil kaya ngang maipag-usap ni Jinbei sa mga nilalang sa karagatan. Di pwede rin kausapin niya si Labun para kay Brook. Kumbaga siya yung magiging translator netong dalawa, diba? Anyway, mabalik tayo kay Sanji. Marami nga sa ating fans ng One Piece ang mahilig magkumpara kila Sanji at Zoro. Kesyo sino daw ba ang mas malakas sa dalawang to o sinong masigit dito?
Sorry pero hindi ko sila tinitingnan as magkakumpetensya. In any aspect kasi, kung titingnan nyo, magkaibang magkaiba sila in different ways. Si Sanji nga ay alam naman nating goal niya lang ay makita yung All Blue. Si Zoro naman ay maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. Kung napansin nyo rin, ni hindi nga nagtitraining itong si Sanji. Unlike kay Zoro na nakikita nating nagtitraining talaga. Kaya magkaiba sila para sa akin. Pagtapos nga ng time skip, eh marami nga sa inyo ang nakapansin na parang tinotroll ni Oda itong si Sanji. Unlike sa pre-time skip, na simpleng heart-heart lang sa mata yung nilalagay niya kay Sanji pag nakakakita ng babae. Pero kung napansin nyo, eh halos naging sukdulan na nga yung pagkahumaling na itong si Sanji sa mga magagandang babae pagtapos ng time skip. To the point na naglo-nosebleed na nga siya ng sagad. Dito, medyo nakakainis mang sabihin pero para sa akin medyo corny na yung pagiging exaggerated ni Oda dito kay Sanji. Yes, gets ko na for joke purposes yan, pero parang OA naman, diba? Anyway, ganyan yung trip ni Oda eh. Anong magagawa natin? Lahat nga sa atin ay alam na yung Whole Cake Island arc ay dedicated talaga kay Sanji. Dito nga sa arc na to ay na-reveal kung sino talaga siya o ano yung pagkatao niya. Though ang una nga nating in-expect ay parang sideline arc lang tong Whole Cake Island arc since ang goal naman talaga ng Straw Hat Pirates ay pumunta ng Wano. Pero nag-turn nga yung Whole Cake Island arc na sobrang ganda para sa akin. Dahil nakakita nga tayo ng iba't ibang aksyon, iba't ibang bagong karakter, tulad ng mga underworld emperors na tatalakayin natin sa mga susunod na araw, at yung character growth sa part ni Sanji. Aminin man natin o hindi, eh di ba parang naging kompleto na yung tingin natin kay Sanji pagtapos ng Whole Cake Island arc. Kumbaga parang nawala na yung gumugulo sa isipan natin na kung ano ba yung buhay ni Sanji nung bata pa siya, mga ganun. Makita nga rin natin sa arc na to yung kakayanan ni Sanji pagtapos ng time skip. Napansin naman natin na sobrang lakas rin ng observation haki niya. To the point na nailagan niya nga yung atake ni Katakuri sa kanya. At nakita rin natin na kahit papaano eh may malasakit pa rin pala siya sa tunay niyang pamilya. Sa part naman ng pagkakaroon ni Sanji ng karagdagang improvement sa kakayanan niya, kaya nung pagkakaroon niya ng raid suit, eh okay tong idea na to para sa akin. Kumbaga binalance lang ni Oda na merong ding improvement kay Sanji dahil alam naman natin na may Enma na ngayon si Zoro. Dahil nga sa raid suit ni Sanji, eh may kakayanan na siya na maging invisible. And mas nakakalipad siya ng mas madali. And guess what kung ano agad ang naisip ni Sanji nung nagkaroon siya ng ability na makapag-invisible. Yes guys, yung makapang-boso nga. So dito palang alam na natin kaagad na hindi talaga priority ni Sanji yung pakikipaglaban. Ang gusto niya lang talaga sa buhay, eh mga babae. Based nga sa appearance na itong si Sanji at sa tindig niya, eh para siyang hinahalin tulad ni Oda kay James Bond. Pansin nyo, yung tipong cool lang, mahilig sa babae, pero pag may kalaban eh may binatbat pa rin naman ito. So kung itatanong nyo kung bakit ganito ginawa ni Oda si Sanji, eh simple lang, to add flavor and color sa Straw Hat Pirates. Kasi bawat karakter nga sa Straw Hat Pirates ay may kanya-kanyang identity na dapat matandaan ng mga viewers nito. Gaya ni Luffy, pag sinabing Luffy ay may isip na kagad nating malakas pero idiot. Pag sinabi namang Zoro ay malakas pero nawawala sa daanan. Pag sinabi namang Usopp ay matatakotin pero maaasahan. At marami pang iba, basta ang point ko dito ay hindi natin madidistinguish yung karakter ni Sanji kung hindi siya ganito ginawa ni Oda. Bali ang bottom line lang dito, eh lahat ng miyembro ng Straw Hat Pirates ay mga unique na hindi na dapat nating ikumpara yung bawat isa dahil may kanya-kanya silang mga identity. Kaya wag nating ikumpara itong si Sanji kay Zoro. All in all, eh halos pinapakitaan nga tayo ni Sanji ng uniqueness ng isang karakter. Sana lang sa mga susunod na chapters ngayong Wano Arc, ibigyan ni Oda ng talagang malakas na kalaban itong si Sanji na pwede niyang matalo at dahil doon, eh may kilala siya. Sa palagay nyo ba, sinong karakter ang karapat-dapat na makalaban ni Sanji? Si Queen ba? Si King? Si Jack? O may iba pa kayong naiisip? Bali, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba. Lahat ng mga naiisip nyong idea. At pipili na lang ulit ako doon ng mga pinakamalulupit na sagot para ma-shoutout natin sa next video. At kung sakaling na-enjoy mo naman tong video na to, eh huwag ka nang mahiyang pindutin niyang like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like mo para sa ating channel. At syempre huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!